There are two, three ways, ways. Parati po yan, dalawa, no? If you are to control the lab into two different locations, no? Kung gusto po natin kontrolin yung lab into two different locations. Okay, so, dalawa lang po ang pwedeng mangyari po sa ating three-way switch. Isa po, pumunta po dito po sa taas, pwede rin po, pag pinindot natin, lilipat siya dito sa ibaba. So, taas, baba, taas, baba. Ganun din po dito. Taas, baba, taas, baba. So, ito po, point na to, ay ganyang common. Ito po, common din yan. Makikita po natin itong dalawang wire na to, ang tawag po dyan ay traveler. Traveler. So, yan po yung ating traveler. Let's say, as a beginner, let us put line 1 of the source, line 2 of the source, line 1 of the load, line 2 of the load. Then, common 1, and then we have common 2. So, ang three-way switch po, ang isa po sa application ng three-way switch ay kung aakyat ka ng hagdanan. No? Usually, sa mga hagdanan po yan, sa bahay o sa building. So, let's say, ito po yung ating hagdan. No? So, ito po yung ating switch. Tapos, ito naman po yung ilaw natin. Siyempre, let's say, matutulog ka na, no? Pipindutin mo to. Pag pindut mo to, i-on mo yan. So, aakyat ka na. Siyempre, pag aakyat mo na, dito mo na siya papatayin. No? Papatayin mo na siya dyan. Then, matutulog ka na. Tapos, kinabukasan, paglabas mo ng kwarto, ipindutin mo to, i-on mo to, pagbaba mo, dito mo na siya papatayin. So, ganun po yan. No? Yan po ang prinsipyo ng three-way switch. Pwede kang mag-on and off kahit saan. No? Dito sa ibaba o kaya sa itaas. So, gawin po natin yung kanyang aqua wiring diagram. So, paano po ba yung aqua wiring diagram natin? So, again, let us consider our circuit breaker here. And then, our junction box. Say, this is our junction box. Then, this is our lab, let's say. So, these are the three-way switch. Let's say, this is the first three-way switch I have. Ayan. And then, there's another three-way switch here. Yan po siya. Again, kunin po natin yung principle. Paano po yan? Line 1 of the source, let's say this, kahit saan naman po dyan, pwede. Yung isang linya ng source, konektado sa isang linya ng bombilya. Kahit saan naman po dyan, wala problema. Okay? So, pwede natin konekta dito. Okay? Siyempre, lalagyan ng electrical tape. Nagawa na po natin itong step 1. Then, step 2 is this. So, yung isang linya ng bombilya, papunta doon sa common, C1. So, let's say this is our C1. Okay? So, kukonekta po natin siya dito. Okay? Maglalabas tayo ng wire dyan. Tapos, kakabit po natin dito sa C1. Makikita niyo po dito yung C1 natin. Ngayon, may makikita po tayo dito yung traveler. Yung traveler po, connection po nung dalawang terminal po ng three-way switch po natin. So, ito po yan. Let's say this wire is connected to this wire. Okay? Then, this conductor also connected to this conductor. So, nagawa na po natin yung traveler natin na dalawa na ito. So, ito po yan. Gawa na po natin siya. Tapos, yung C2 connected sa line 2 of the source. Yan po. Okay? Then, lalagyan natin ang electrical tape.
the source connected to line 1 of the lab. Line 1 of the source connected to line 1 of the lab here. And then yung line 2 nakakonect na sa C1. Line 2 connected sa C1. Okay po? Tapos yung traveler, magkasama po yung mga traveler natin. Ito na po yun. Tapos yung C2, ito po ang ating C2, konektado naman sa line 2 of the source. So, ito na po siya. Ito na po siya. Okay? So, by principle, again, pag pinindot natin ito, yan, patay, buhay. Buhay. Ito po kasi ang dali ng kuryente, di ba? Ngayon, umakyat ka na. Pagdating mo sa taas, pinindot mo itong switch na ito. Ang mangyayari ito, bababa. Bababa siya dito. Yan. Paano ang dali ng kuryente? Dito na ngayon ang dali ng kuryente natin. Patay, buhay. Patay. Kasi putol. No? Pag putol, patay. Tama nga naman, pag putol, patay na yan. Patay dito. Di ba? Makikita po natin ang switch. Okay? So, ayan. Ngayon, pag pinindot ko naman dito sa baba, lilipat po ito. Yan. Kaya, pagka pinindot mo sa baba, ang dali mo ng kuryente natin, ano mangyayari sa ating ilaw? Buhay. Buhay. Kasi po, mayroon na po siyang continuity. No? Sinabi pong continuity, okay, meron pong continuous flow of electricity. No? Tuluyang pagdaloy ng kuryente. So, ganun na po ang mangyayari dyan. So, gawin po natin yung single line diagram. So, single line diagram po natin. So, ito po ang ating circuit breaker. So, this is our junction box. Okay? So this is our S3W, and this is our lamp. So ayan po siya. So ilan po ba ang wire na dumali dito? Dalawa. Dito po? Dalawa. Dito? Tatlo. Dito po? Tatlo rin. Ilan ang wire na lumabas? 2, 4, 6. So anin po ang lumabas na kayo. So, this is now your three-way switch. Okay? Let us go now to the actual connection of the three-way switch. So, this is your three-way switch. This is the stairs of the home. No? Ito po ang hagdanan ng bahay. Makikita po natin, ito po yung ilaw sa hagdanan. Patay po, no? Patay siya. Yung ilaw natin sa hagdanan ay patay. Kung aakyat na po, sa gabi, aakyat ka dito, bubuksan mo naman ito. Pag aakyat po, ito ka na sa taas, papatay mo naman. Kinabukasan, pagigising ka, bubuksan mo ulit ang ilaw, pagbaba mo dito, papatay mo ang ilaw. No? Ano ngayon bubuksan yung ilaw sa kitchen para pumasok ka na sa trabaho. So, ganun po yan. No? Pwede ka mag-on and off kahit saan po. Ganon din po dito sa ating wiring project na to. Makikita po natin, meron po tayong three-way switch dito. Para makontrol niya po yung ating fluorescent lamp. At, ayan po, binuksan po natin dito, pinatay po natin dito. Binuksan, pinatay. Binuksan po doon, pinatay mo rito. Pwede ka po mag-on and off kahit saan. Ganun po.